Totoo ba na ang buong sangkatauhan ay nilikha ng mga tinaguriang Anunnaki? Mga nilalang mula sa ibang planeta na dumako sa ibabaw ng daigdig upang lumikha ng mga alibing mamamayan. Mga salaysay na pinatunayan di umano ng mga alamat sa Griego, Hinduismo at ng Biblia. Ang librong The 12th Planet na isinulat ni Zechariah Sitchin noong taong 1976 ay nagbigay liwanag at kabuluhan kung bakit nilikha ng mga Diyos mula sa planetang Nibiru ang sanlibutan. Nakamamanghang istorya na pinagtatalunan ng ilan, subalit pinaniniwalaan naman ng marami. Ang tanong, totoo ba? Mula nang ipinahayag ng isang Zechariah Sitchin ang kanyang pagsali ng mga Sumerian texts sa wikang Ingles, nagulintang ang mga eksperto ng Assyriologist at mga scholars ng Biblia, pati na rin ang mga maraming tagapatnubay mula sa Pilipinas. Kaila sa marami na ang kasaysayan ng mga Anunnaki ay nanggaling sa mga nahukay sa Sumeria na nagsimula bago matapos ang taong 1850s. Hindi ito gaano nabigyang pansin noon hanggang mga taong 1976 nang inilathala ang librong The 12th Planet. Isa sa kauna-unahang libro na nagbanggit sa mga Diyos na Anunnaki na di umano mula sa planeta ng Nibiru na hango sa kwento na nakaukit sa pitong Sumerian tablets, ang tinaguriang Enuma Elish. Ano ang sinabi ni Zechariah Sitchin sa kanyang libro? Ang unang salita ay ang pasakalye sa mga babasa na napagtanto ng author na ang mga Nephilim sa Biblia ay ang mga Sumerian Anunnaki na nangangahulugang those who from heaven to earth came o mga mula sa langit na pumanawag sa daigdig. Binanggit niya na ang salaysay sa Sumerian tablets hinggil sa paglikha ng sanlibutan ay mga scientific documents o tinanggap na sa larangan ng siyensya. Ayon sa thoughtcore.com, mayroong mga 30 clay tablets o mga cuneiform na kasulatan sa koleksyon ni Ashurbanipal, dating hari ng Assyria, na mayroong mga kasulatan hinggil sa medical, lexical, o mga ukol sa lingwahe, epics, o mga mahabang poema at mythology o mga alamat. Mayroon ding mga kaalaman hinggil sa relihiyon, kasaysayan, astrology, at astronomy. Sa 52 pahina ng librong The 12th Planet, sinabi ni Sitchin na kaya matatalino ang mga Sumerians ay dahil sa kanilang Diyos, mga Anunnaki. Inihambing ni Zechariah na ang mga Diyos ng Griego katulad ni Zeus at Olympia, mga Diyos ng Hinduismo katulad ni Rahu at Ketu ay nagmula di umano sa Mesopotamia. Ano ba ang istorya ng Anunnaki? Ayon sa Ancient History Encyclopedia, ang unang clay tablet, isa sa 7 nahukay na nagkuwento hinggil sa simula ng buong mundo, binanggit ang Diyos na si Anu. Ayon sa salaysay, ang 2 unang Diyos noong wala pang langit at lupa ay sina Apsu at Tiamat. Mula sa 2 ito, ang pamilya ng mga Diyos ay dumami. Sumunod sina Lamu at Lahamu. At mula noon, nabuhay sina Ansar at Kisar, mga magulang ni Anu. At marami pang Diyos ang nabuhay mula noon. Dahil sa hindi pagkakaunawa ng mga nito, nagbalak si Apsu na patayin ang ibang mga Diyos. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang napatay ay si Apsu mismo. Ito ay kinagalit ni Tiamat, pangalawa sa naunang Diyos. Kaya inatasan ang isa sa mga Diyos na si Kwingu
na magdeklara ng digmaan laban sa lahat ng may kinalaman sa sinapit ni Yapsu. Mababasa sa unang clay tablet ang kauna-unahang pagbanggit sa salitang Anunnaki. Ayon sa sacred texts, binigay sa Diyos na si Quingu ang kapalaran ng mga Anunnaki o ayon sa 12 planet, mga mula sa langit na bumaba sa lupa. Hindi rin nagtagumpay si Tiamat at Quingu sa binalak. Dahil sa huli, nagtagumpay ang Diyos na si Marduk, tinalo nito si Quingu at pinaana nito si Tiamat kung saan nahati sa dalawang katawan nito ang pinagmula ng buong mundo. Sa ikalimang clay tablet, nakaukit kung paano ginawa ang langit at lupa. Mula sa kalahating katawan ni Tiamat, ginawa ang langit, at sa kalahating bahagi naman, ginawa ang daigdig. At mula sa dugo ni Quingu, ginawa ang unang tao na si Lulu. Mga nakamamanghang kwento na pinaniniwalaan ng mga tagapatnubay, ngunit pinaghihinalaan nang hindi sumasangayon. Natatandaan ang sabi ni Sishtin na ang salitang Anunnaki ay nangangahulugang "Those who from heaven to earth came" o mga mula sa langit na pumanawag sa daigdig. Subalit mapapansin na past tense o nangyari na ang kanyang ginamit sa kahulugan "to earth came" o pumanawag na sa daigdig. Bagamat totoo na ang Anunnaki ayon sa kwento ay mga Diyos sa langit, hindi nangangahulugang bumaba ang mga ito sa daigdig. Dahil nung binanggit ang salitang Anunnaki sa unang pagkakataon, hindi pa nililikha ni Marduk ang langit at lupa dahil hindi pa napatay si Tiamat kung saan nagmula ang lahat. Ibig sabihin, ang interpretasyon ni Zechariah sa salitang Anunnaki ay hindi tumpak. Ito rin ang napagtanto ng isang Dr. Michael Heiser, isang Bible scholar na maliraw ang pahayag ni Zechariah 16. Ayon sa Ancient Aliens Debunked, hindi raw tugma ang interpretasyon ni Sishtin sa salitang Anunnaki dahil ito ay nangangahulugang of royal seed or princely seed o makaharing lahi o angka ng mga prinsipe dahil ang mga Diyos na nabanggit ay mula din sa mga Diyos ayon sa kwento. At kung hindi tumpak ang ibinigay na kahulugan ni Sishtin sa Anunnaki, maaring mayroon pang ibang hindi rin tumpak sa libro nito. Ito ang pahayag ng Ancient Origins na hindi totoo na ang salitang Anunnaki ay nangangahulugang mga mula sa langit na dumako sa daigdig. Bagkus, ang ibig sabihin ay dugong prinsipe o mga angka ng Diyos na si Anu. Sa madaling salita, hindi binanggit sa mismong mga kasulatan ng Sumeria na ang mga Anunnaki ay bumaba sa daigdig. Bagamat si Marduk ang lumikha sa mundo, walang sinabi na ang mga ito ay nakipagtalik sa mga tao katulad ng pinahayag ni Zechariah sa librong The 12th Planet. Kaya naman marami ang nagtatanong kung ang mga eksperto ngayong 21st century na may makabagong teknolohiya at mas malalim na kaalaman ay nagtatalo pa rin sa kahulugan ng salitang Anunnaki. Paano masasabi na ang interpretasyon ni Zechariah 16 noong 1976 ay tumpak? Binanggit ng author na ang alamat ng mga Diyos-Diyosa ng Griego katulad ni Zeus at Olympia at ng Hinduismo katulad ni Rahu at Ketu patunay na ang kwento ay katotohanan dahil sa mga alamat ay pare-pareho. Ganun paman, bagamat naon ang isinulat ang mga nahukay sa Mesopotamia, mayroong nagsasabi na hindi ibig sabihin na ang mga Anunnaki ay totoo. Maaring ang mga ito ay pare-parehong mga alamat lamang. Katulad ng alamat ni Malakas at Maganda na ang pinagmulan ng mga Pilipino ay sa punong kawayan.
ang alamat ni Maria Makiling na sumusubaybay at nag-aalaga sa lugar ng Makiling. At ang alamat ng araw, buwan at mga bituin na ang mga ito ay ang kwintas at suklay ng isang babae na natangay noong magkalapit lang ang langit at lupa. Datapwat ang mga kwentong Tagalog ay nahahawig sa ibang bansa. Hindi maaaring sabihin na ang mga ito ay patunay na ang kwento ay katotohanan. Bagkus, maaaring sabihin na ang mga alamat na Tagalog ay hango din sa ibang alamat. Kung iisipin, saan ba natagpuan ang kasulatan ng Anunnaki? Ang sabi sa historyworld.net, nahukay ang kwento ng Anunnaki sa library ni Haring Ashurbanipal o mga koleksyon ng iba't ibang libro. Hindi ba matatagpuan sa library ang mga non-fiction at mga fiction books, mga libro ng agham, mathematics at sa ekonomiya? At matatagpuan din mga librong fiction o katang-isip katulad ng librong pambata, mga poema at mga alamat. Kaya kahit na nabanggit ng The 12 Planet ang mga kwento mula sa Griego, sa Hinduismo at sa Biblia, hindi ito patunay na ang Anunnaki ay totoo. Ayon sa ancient Mesopotamian gods and goddesses, hanggang ngayon ay may pagtatalo pa rin hinggil sa tunay na kahulugan ng salitang Anunnaki. Wala raw matibay na pruweba na sinamba ng mga Sumerians ang mga ito. Patunay na ang kwento ay isang alamat lamang. Totoo na ang salaysay ng mga nilalang mula sa ibang planeta na dumako sa ibabaw ng daigdig at lumikha ng sangkatauhan ay nakamamangha at kapanipaniwala. Ang pahayag ni Zechariah 16 sa librong The 12 Planet ay nagbigay ng maliwanag at makabuluhang interpretasyon hinggil sa mga Anunnaki. Ganun pa man, hindi ibig sabihin ang alamat ay isang katotohanan. Maaaring mayroong mga nilalang mula sa ibang planeta, mga tinaguri ang aliens sa ibang dako ng kalawakan. Ngunit hindi matibay na pruweba kung gagamiting patunay ang alamat ng Anunnaki. Marahil sa hinaharap, ang agham ay makapagbibigay ng karagdagang liwanag hinggil sa misteryo ng mga Diyos mula sa planetang Nibiru. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?